ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong araw na iyon, abang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid kayo sa ibayo," kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malakas na alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana, lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at inuutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at pangigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pagbango niya, inutusan niya ang hangin at sinabi sa dagat, "Tahimik, huwag kang kumibo." Tila isang pagsubok ang nangyari habang tumatawid ang grupo ni Jesus sa dagat papuntang kabilang ibayo. Habang mahimbing ang tulog ni Jesus sa hulihan ng bangka, hindi magkanda ugaga, natataranta at balot sa takot naman ang mga apostol sa pangambang baka tumaob ang bangka at malunod sila. Nasindak sila pagkatapos patahimikin ng Panginoon ang malakas na hangin. Napagmasdan nila na may kapangyarihan ang kanilang guro maging sa puwersa ng kalikasan. Pagsubok ito sa mga apostol sapagkat pagkatapos pa lamang mangaral ni Jesus ang kalinhaga ng mga hasik, kung kailan isinaad ni Jesus ang iba't ibang uri ng lupang tumanggap o tumanggi sa buto. Unti-unting tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad na lumago sa pananampalataya. Pagsasagawa. Sikapin mo magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Huwag magpatalo sa problema ng buhay at kumapit ka sa Kanya.